Mga kapatid, sinipi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng propeta Oseas, "Habag ang nais ko, hindi hain." Anong ibig sabihin ito? Suriin natin ito sa kung ano para sa ating mga Katoliko ang pinakamataas na uri ng pagsamba, ang Eukaristya. Ang Eukaristya ay isang paggunita sa sakripisyo ni Jesus sa krus na siyang gawa ng awa ng Diyos sa kanyang mga tao. Sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus at muling pagbangon, na ipanalo ni Jesus para sa atin ang ating kaligtasan. Kaya tuwing Linggo ay pinagdiriwang natin ang banal na sakripisyong ito ng Misa. Kapag tayo ay nakikibahagi sa liturhiya ng Eukaristya, hindi lamang ito tungkol sa pagtupad sa ating obligasyon sa Linggo. Maraming mga Katoliko, kung nagsisimba pa sila tuwing Linggo, madalas ay dinadaanan na lamang nila ang iba't ibang aksyon. Tayo ay umuupo, tayo ay tumatayo, tayo ay lumuluhod, tayo ay nagdarasal, tayo ay umaawit, tayo ay tumatanggap ng komunyon. Ngunit marami ang nakakaligtaan ang esensya na kung ano talaga ang Misa. Ang lahat ay tungkol sa awa ng Diyos sa kanyang makasalanang bayan. At kaya makabuluhan ang iba't ibang elemento ng Misa. Ginagawa natin ang tanda ng krus sa pinakasimula na kinikilala ang pinakadiwa ng krus kung saan ipinaabot ng Diyos ang kanyang awa sa atin. Ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan at umaasa sa kanyang awa. Nakikinig tayo sa salita ng Diyos na nagpapahayag ng kwento ng maawaing pakikitungo ng Diyos sa kanyang mga tao. Tinitignan natin ang ostya na itinaas ng pare at nauunawaan natin ang dakilang awa na ipinaabot sa atin ni Jesus sa pagpayag sa kanyang sarili na maitaas sa krus. Nag-aalok tayo sa isa't isa ng pagbati ng kapayapaan, na ang kapayapaan ay direktang resulta ng awa ng Diyos sa kanyang mga tao. Tayo ay pinaalis sa pagtapos ng Misa upang pumunta at tuparin ang mga layunin ng Diyos sa mundo, na ang ibig sabihin ay dapat tayong maging instrumento ng kapayapaan at awa ng Diyos sa iba. Kaya ang Diyos ay tumitingin hindi lamang sa ating presensya at pakikibahagi sa Misa, kundi sa ating pag-unawa at pagyakap sa kung ano ang pinahihiwatig ng Misa na siyang dakilang maawaing gawa ng Diyos sa pamamagitan ng dakilang sakripisyo ni Jesus sa krus. Salamat, Jesus, Panginoon ng banal na awa. Amen.